Sinasabing nakikita ang tunay na ganda ng isang babae kapag ito ay nagdadalang tao. Dahil ito ang panahon kung saan palaging masama ang pakiramdam nila dahil sa tinatawag na morning sickness. Subhanit sa nakalipas na pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon, hindi sukat akalaing lalabas ang ganda ng mga buntis sa pagrampa nila sa entablado upang masungkit ang titulong 2016 Gandang Lusog Buntis Contest. Tunghaya natin yan sa balita ni Randy Digma. Nagbigay kulay sa pagdiriwang ng buwan ng nutrisyon ang pagrampa sa entablado ng mga piling buntis sa lalawigan sa ginanap na Search for Gandang Lusog Buntis 2016 na tumuon sa temang First 1,000 Days ni Baby, pahalagahan para sa malusog na kinabukasan na ginanap sa Governor Alfonso Umali Senior Gymnasium noong Hulyo 29. Layunin ng pagdiriwang na maitaas ang antas ng mga mamamayan hinggil sa pagbibigay ng wastong nutrisyon sa sanggol simula nang ito'y nasa sinapupunan pa lamang hanggang sa edad na 2 taong gulang at ang sama-samang pagkilos upang patuloy na maisulong at maitaas ang antas nito. Kaugnay nito, itinanghal na kauna-unahang gandang lusog buntis si Arameitano Guzar ng Bayan ng Victoria na tumanggap ng 10,000 pesos. First runner-up si Ana Lisa Namor ng Gloria na tumanggap ng 7,000 pesos at second runner-up si Gina Asi ng Puerto Galera na tumanggap naman ng 5,000 pesos. Ayon kay Provincial Nutrition Action Officer Noreen G. Dacula, napakahalaga na pinaghahandaan at isinisiguro ang wastong nutrisyon at pangalaga sa mga bata sa panahon na ipinagbubuntis pa lang ang mga ito. Alam natin na napakahalaga na pagbubuntis pa lamang, pinaghahandaan na yan. 365 days yung unang taon ng bata, pagkasilang. At napakahalaga hanggang sa 2 taon na yun ay another 365 days. So very critical yan. Importante na nandyan ang wastong nutrisyon at wastong pangangalaga para ma-ensure natin ang kalusugan. Ipinaalala rin niya na mahalaga ang regular na prenatal check-up ng mga buntis, sapat na bakuna at panganak sa mga health facilities upang maitiyak na ligtas ang ina at ang sanggol. Sa tingin niyo po, ano po ang naging impact nitong ating search na ito ng mga buntis? Napakalaki, no? Kasi una sa lahat, yung paghikayat natin ng facility-based delivery. Ngayon, meron tayong mga ordinansa na binabawalan natin ang panganak sa bahay. So, dapat lahat ng buntis ay pwede lamang sila manganak sa mga health facilities. Dahil ho, alam naman natin na every pregnancy ay risk, no? Delikado. So, gusto natin na may at least apat na prenatal check-up. Dagdag pa niya na nararapat din ang exclusive breastfeeding at pagbibigay ng complementary foods pagsapit ng 6 na buwan ng mga sanggol. Exclusive breastfeeding, 6 months. Kung pwede hanggang 2 taon, dire-diretso pinapasuso pa rin. Pero pagdating ng 6 na buwan ni baby, kailangan nagbibigay na tayo ng complementary food. Yung complementary food ay karagdagang pagkain para sa bata. Dapat ho lahat ng buntis ay magpapabakuna sa health center. Bukod ho dun sa bakuna ng baby na nagsisimula sa pagkaanak hanggang sa bago siya mag-first birthday. Sa kanyang mensahe, binigyan din naman ni Sangguniang Palalawigan or SP Presiding Officer at Vice Governor Humerlito A. Dolor ang kahalagahan ng pagdiriwang na anyay nakatuon sa responsabling pagpapalaki sa mga bata at paghahanda sa mga ito upang maging mabuting mamamayan sa hinaharap na panahon. Pinamahal na mga nutrition scholars at mga workers for nutrition na in every step of the way until 1,000 days ang bata mahalaga. Ang pag-aalaga sa bata ay ini-ensure sapagkat kung ano mang meron tayo lahat ngayon ay produkto ng isang malusog na bata once in our life. Ang pagpapalaga
ay hindi lang inihahanda natin physically. Dapat ang bata ay inihahanda natin hanggang siya maging mabuting citizens. Bilang suporta naman ni Vice Gobernador Dolor sa pagdiriwang, nagkalob siya ng cash incentives para sa mga kalahok ng Search for Gandang Lusog Buntis 2016. Mensahe naman ni Executive Assistant 4 Dr. Romeo G. Impantado, kinatawa ni Gobernador Alfonso V. Umali Jr. na patuloy na pagbutihin at maitaas ang antas ng programang pangnutrisyon sa lalawigan. Ituloy po natin ang programa ng nutrisyon. Binigyan din niyang nararapat na ituon ang mga programa ng pamahalaan sa pagpapalawak ng mga programa hindi lamang sa nutrisyon, maging sa pangalaga ng kalikasan. Ito pong nutrisyon ang isa sa pinakamahalaga sa programa ng kalusugan. Bakit kayo? Kasi dito lahat ang masalalay ang ating kinabukasan. Nagpunin po ni Vice Inasas ang Bunihan. Meron kaming findings na dalawang bagay lamang ang magpapatagal sa atin dito sa mundo. Yan po ay kalikasan at saka lifestyle. Pag hindi natin manage itong kalikasan at ang ating kalusugan, madadali po tayong mamamaalam. Buo rin ang naging pagsuporta ng mga halal na opisyal ng bawat bayan at lungsod na lumahok sa mga presentasyon. Ang gawain ay magkakatuwang na pinangunahan ng Provincial Health Office o PHO sa pamamagitan ng Provincial Nutrition Council at iba pang mga kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Rondi Digma, KPSM.